Maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong umaga. Ako po ang humiling na kayo ay makaharap dahil kayo pong mga tricycle drivers ang kadalasang nililinlang at tinatakot ng mga may ayaw sa aking asawa, lalo na pag ito ay usaping politika. Kung naaalala po nyo ang mga issue na lumabas ng kainitan sa usaping HUC, isa daw po dito ayon sa kanila ang pagtanggal sa tricycle. Mga maling impormasyon na kanilang ipinakalat upang kayo ay lituhin. Ito po ay sinasagawa nila, hindi upang kayo ay tunay na tulungan at pahalagahan. Bagkos, ito ay pagmata sa inyong kakayahan na sa paningin nila ay kayang-kaya nila kayong lokohin. Kalituhang nagkukubli ng tunay nilang naisin. Ang manatili ang kabanatuan sa ilalim ng poder at kapangyarihan ng probinsya. Hanggang sa hindi na nga po natuloy ang plebisito na sana ay matagal nang nagpalaya sa lungsod ng kabanatuan. Ang Kabanatuan City ay binansagang bilang Tricycle Capital of the Philippines. Hindi po ang buong Nueva Ecija, ang Kabanatuan City lang. At ito po ang dahilan kung bakit noong 2010 ay lumapit ang ADB o Asian Development Bank sa lungsod ng Kabanatuan sa kanilang pagsusulong ng kalinisan at pagmamahal sa kalikasan. Minarapat nilang dito unang magkaroon ng e-trike. Ayon sa kanilang pagsusuri, ito daw po ay maganda para sa tema ng kalikasan at ito daw po ay magdudulot ng mas malaking kita para sa inyong mga namamasada. Sila po ay nagpadala ng 5 unit upang ipakita ang gandang dulot ng e-trike. Ito po ay ayon sa kanila. Sa kadahilanang ang konsepto ng e-trike sa kabuuan ay may kinalalaman sa naitatag kong negosyo, ang kuryente, minarapat kong alamin kasama ng aking asawa bilang inyong mayor kung ano ang katotohanan sa kabila nito. At dito na nga po lumabas ang katotohanan na sobrang mahal po pala ang unit ng isang e-trike. Ito po ay aabuti ng humigit kumulang 150,000 pesos. Aabuti ng halos 7 taon bago kumita ang isang mamamasada. Kaya po minarapat ng inyong mayor kasama ng inyong lingkod na tutulan ang nasabing programa ng ADB, isang programa na sa kabuuan ay makakasama sa hanay ng mamamasada. Ang inyo pong mayor ay isang leader na hindi basta-bastang nagpapasya nang hindi pinag-aaralan ang lahat ng anggulo ng anumang bagay. Sinusuri, pinag-aaralan, at pinipili ang lahat ng kaparaanan na mas higit na makakatulong sa mas nakakaraming membro ng mamamayan. Isang lideratong makatao at makatotohanan na ang naisin lamang ay pagbabago at progreso para sa kanyang pinagsisilbihan. At isa pong halimbawa dito ang pagpilit niya sa malalaking kumpanya katulad ng SM na kayo ay mabigyan ng maayos na paradahan sa pagkuha niyo ng pasahero. Karagdagang negosyo, karagdagang trabaho, karagdagang tao, at karagdagang mga pasahero para sa inyong mga namamasada. Isang pagpapatunay lamang na hindi niya kayo isinantabi. Kayo ay pinalakas pa dahil alam niya na ang pamamasada ang primera unong pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga-kabanatuan. Ang nais lamang niya ay maipagmalaki kayo sa buong bansa o sa buong mundo na sa kabanatuan, lahat ng mga magta-tricycle ay maayos, malilinis, magagalang at disiplinado. Sa pagsusulong ng turismo sa ating lungsod, isa kayo sa magiging pamantayan ng mga turista kung gaano ba kaganda ang kabanatuan. Palaki na po ng palaki ang kabanatuan at nangangailangan ng inyong mayor ng isang katuwang na may kahalintulad niyang pamantayan at prinsipyo sa buhay. Hiniling niya na ako ay tumulong sa napakarami pa niyang pangarap sa kabanatuan bilang isa sa naniwala at tunay na nakamalas ng pagbabago at progreso ng kabanatuan noon pa man sa aking puso, hindi man bilang isang lingkod bayan ay ninais ko nang manilbihan sa inyo. Kaya't sa aking simpleng pamamaraan, ako ay tumulong sa ating mga kababayan. Hindi man kalabisan, ay hayaan niyo pong banggitin ko ang iilan. Tahanan ni Maria, alagang ina,
supplementary feeding ng cell core, palit binhi, gift giving kada Pasko, bigay tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, pagtulong sa simbahan, at kung ano-ano pa. At isa sa aking naging pangarap na sana ang pagbabagong naganap sa kabanatuan at ang progresong tinatamasa ng ating mga kalungsod ay maranasan din ng ating mga karatig na bayan na tunay na napabayaan sa mahabang panahon. Kung minahal niyo po ang aking asawa bilang ama ng pagbabago at progreso ng kabanatuan, sana po ay mahalin niyo rin ako bilang pag-asa sa pagbabago at progreso ng pangatlong distrito. Sa pagkakataong inyong ibibigay, ang konsepto ng pagbabago at progreso sa kabanatuan ay maaari na nating gawin sa pangatlong distrito at kaalinsabay nito ang karagdagang ayuda katulad ng sa edukasyon at agrikultura ng distrito para sa mas magandang kabanatuan. Konsepto ng pagkakaisa at bigayan na hinding-hindi natin ngayon nararanasan. Bilang pangwakas po, nais kong ipamahagi sa inyo ang paborito kong dasal, ang panalangin ni San Francisco de Assis. Ang araw na ito ay simula lamang, simula ng isang samahan ng pagtutulungan at pagkakaunawaan, simula ng isang pagkakaibigan na nagkakaintindihan, at simula ng relasyon na ang pundasyon ay respeto, tiwala at pagmamahal. Magandang umaga po at maraming salamat sa panahon na ibinigay niyo sa akin.